Gandang araw ho mga kababayan. Travel update po muna tayo para sa ating mga kababayan na papasok po sa Pilipinas. May dala po akong good news para sa inyo. May bago pong rules na pinatupad ang IATF para sa ating mga kababayan na papasok sa Pilipinas. So, huwag po kayong aalis at panoorin niyo po at tapusin ang video na ito at ating pag-uusapan kung ano po ang nilalaman or nasasaad sa Resolution 168 ng IATF. So, mga kababayan. So, ito nga po mga kababayan, ito po yung nag-update po noong May 27, 2022, around 3:10 ng hapon. So, ayon po din fully vaccinated Filipino and foreigners who will enter in the Philippines beginning May 30 are no longer required to present a negative reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test upon arrival in the Philippines. So simula po sa May 30, 2022, hindi na po kailangan ng RT-PCR test sa mga Pilipino o mga foreigner na papasok sa ating bansa. So yun po ang sinasabi ng Resolution 168 ng IATF. Under the IATF Resolution 168, inbound passengers need not present an RT-PCR test on condition that they are 18 years old and above and have at least one booster shot against the coronavirus disease 2019 or COVID-19. So, sabi po din mga 18 years old above po na mayroon pong na fully vaccinated po na mayroon silang booster shot. So, yun po ang mga nila-allow na kung papasok po sa Pilipinas na hindi na kailangan ng RT-PCR test. Also, exempted from the pre-departure RT-PCR requirements are those aged 12 to 17 who have received 2 COVID-19 vaccine shots as well as those aged below 12 who are accompanied by fully vaccinated or boosted parents or guardians. So, ayon po din sa parts na ito, yung po mga bata po na age 12 to 17 who have 2 COVID-19 vaccine shot at saka yung mga age below 12 years old na ang kanilang magulang ay fully vaccinated na at may booster shot po o yung mga guardians na nagagabay sa mga batang ito na ay sila po ay ano na din po sila sa RT-PCR test. Hindi na po required sa kanila ang kumuha ng RT-PCR test sa mga gantong kondisyon. Para naman po sa mga travel insurance requirements, na-lifted na din po siya ng IATF. Ito po ang sabi. According to its latest resolution, has also lifted the travel insurance requirements for the incoming passenger. The updated COVID-19 protocols included under IATF Resolution 168 allows travelers to enter the Philippines since the need to secure the travel insurance. So, inilip na din po ng IATF ang mga insurance na sinasabing yon na dati pinatupad ng IATF na mayroon pong minimum coverage na $35,000 sa habang nakatigil po sila din sa Pilipinas. So, para naman po sa mga unvaccinated passenger, travelers who are unvaccinated or partially unvaccinated or have a unverified vaccination status must present a negative RT-PCR test taken within 48 hours or a negative laboratory-based rapid antigen test, negative test result administrated and certified by the healthcare of professional taken within 24 hours period to the date of the end time of departure
from the country of origin or port of embarkation in the continuous travel in the Philippines. So para po sa mga hindi pa po vaccinated or mga partially unvaccinated or ang mga vaccination na hindi pa ma-verify, required pa rin po sila na kumuha ng RT-PCR test sa loob ng 48 hours or kaya ng rapid antigen test sa loob po ng 24 hours saan mang port ng Pilipinas sila pumasok o airport. Kaya required po sa kanila mag-present po ng ganitong mga requirements. They are also required to undergo facility-based quarantine until the release of their negative RT-PCR test taken with day from the date of their arrival in the Philippines. They must also undergo home quarantine until their 14th day of in the country. So required din po sa kanila ang mag facility-based quarantine po hanggang sa makalabas sa kanilang negative result ng RT-PCR test sa loob po ng 5 araw simula nung sila ay lumapag sa Pilipinas. Tapos po ay mag-home quarantine po sila ng 14 na araw sa simula nang dumating sa bansa. So yun lang po mga kababayan, ang latest update po ngayon para sa mga kababayan natin o mga foreigner na papasok sa Pilipinas. So abangan niyo po ang mga susunod pa mga update na ating gagawin pa sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong natin. So samahan niyo po ako lagi sa lahat ng aking mga videong gagawin at suportahan niyo po ang aking channel na ito at ako'y gagawa po ng mga video na pakikinabangan po ng ating mga kababayan. At saka mag-share po tayo ng mga kaunting mga kaganapan sa mga OFW na nandito sa Qatar. Kung ano nagiging mga lifestyle nila din eh. At saka mga lugar kung saan din sa Qatar ang magandang mga pasyalan. So gagawa po tayo mga video para din eh. Abangan niyo po ang mga gawa kong ito at sa mga susunod na araw. Maraming salamat po mga kabayan. Hanggang sa muli pong mga video nga hing gagawin. Maraming salamat po. Bye!